Energy FM. Hello sa inyo lahat, Pilipinas! Pangga, ano, kamusta na kayo? At syempre sa mga pangga natin dyan, nakasalukuyang natatraffic ngayon sa EDSA. Nako, pangga, naka-energy na ba ang lahat? Nako, lalo-lalo na rin yung mga inaantok-antok dyan sa may palengke. Ay! Naka-energy na ba ang lahat? Uy, yung nasa bus terminal dyan, naka-energy na ba ang lahat? Sana lahat ay naka-energy na dahil ito na ang iniintay niyo mga pangga. At siyempre, pwede ka dito nga mag-isaw-saw sa aming tinitira ngayon pong Lunes na Lunes. At siyempre, Tobs, i-share muna natin yung Facebook yes. page ng Energy. Bago namin sabihin sa inyo kung ano ba yung aming number one. At siyempre, i-recap na rin yung ating top 5 na dahilan ng away. Inaanyayahan muna namin kayo na i-share or manood sa aming Facebook Live sa Energy FM 106.7. Ay, magandang ano to ha, magandang topic ang ating tinitira ngayon. Kasi nga, marami makarelate dito, lalo na yung number one po namin ngayon. Eh talagang lahat dito ay sa pool! Nako! Sa pool na sa pool. Oo, lahat tayo dito makakarelate. Siyempre, dahil itong aming number one ay sobrang tindi. Ito yung pinaka source talaga minsan, hindi lang minsan, kadalasan. Na sabihin natin ng away. Tama ka dyan, Tops. Kaya mga pangga, eto na, huwag na natin patagalin to. At syempre, i-recap po na natin ating mga nabanggit kanina po. So, makinig na kayo, pangga! Eto na, number 5, chismis. Kapag nga naman nalaman mo na may chismis tungkol sa'yo, automatic na yan, naaawayin mo na agad-agad dyan. At syempre, ang ating number 4 naman, banggaan o hindi pagbibigayan. Ito naman, sa kalsada naman to. Halos lahat kasi ng driver beast mode kapag hindi na pagbigyan o hindi naman kaya. Lalong-lalo na nagkakagit-gitan. Kapag nagkagit-gitan at syempre nakapagbanggaan. Mm-hmm. Yan. Sugod kong sugod dyan. Correct. Syempre number 3 natin, inuman. Kadalasan itong away ng mag-asawa. Siyempre nga naman kapag ikaw ay aalis ng matino, pero uuwi ka naman ng laseng na kubulyawan na agad-agad dyan. Correct. At siyempre naman, number 2, jowa. Lalo na kapag may agawan na nangyayari. Siyempre naman, di ba, kapag magtropa kayo tapos inagaw mo yung jowa ng tropa mo, nako, kabastusan, ahas yan, ibig sabihin. Ahas ka, isa kang ahas ka. Isa kang matinding ahas. At syempre, eto na nga ang ating number one. Eto na! Ang ating number one ay pera. Yes! Minsan, ang pera ay source ng kaligayahan, pero kadalasan namang siyang source ng away. Kasi nga naman, pera ang nagpapaikot sa buong tao ngayon, di ba? Kasi syempre, kailangan natin lahat ng pera. The more pera that we have, the happier we have. The happier, the better. sige, yun na yun. Kapag madami tayong pera kasi, di ba, nabibili natin kung ano yung gusto natin. At ang pera kasi ang nagsisilbing tool para sa ating kaligayahan. Tama. Kaya naman, tayo, bilang naging sakim na rin sa pera, makikipag-away tayo ng dahil sa pera. Tama. Pera is life talaga, no, kadalasan, no? Lalo na sa ano, ala dito sa pool, maging sa mag-asawa, sa magtropa, mas ano, mas ito malupit dito, Tobs, sa mag-asawa. Diba? Ito yung kadalasan na source ng away nila. Yes. Ang pera. Lalo na pag sumbatan. Hindi na iiwasan yan. Lalo na, syempre, diba, kung gibit ka, at pera yung pinag-usapan, puro utang, yan ang nagiging source at talaga namang matinding away sa mag-asawa. Yes. Ito mahirap, Brad, eh. At marami talaga ditong madadamay. Maging yung mga anak ninyo, syempre, nakikita mag-away kayo, mag-asawa, lahat maapektuhan eh. Alam nyo, eto, hindi lang to asawa eh. Hindi lang basta asawa or hindi naman kaya pamilya lang. Pati sa trabaho. Sayan. Nagkakaroon din ng away tungkol sa pera. At syempre, hindi lang yan. Sa social media, Brad. Lalo ang daming nag-aaway. Ang daming nag-aaway dahil sa pera, dahil sa TF or hindi naman kaya PF. Professional fee. Yan. Tama yan, tama. Alam mo, sa totoo lang mga pangga, no, napakasaya sana na pagsasama ng magkakaibigan, ng pamilya, exactly, mag-asawa,
kung merong respeto at tiwala at hindi pinaproblema itong pera. Diba? Yun nga, kasi dito lumalabas, nagiging alipin tayo ng salapi. Wow. No? Pera is life nga, pero syempre, sana ano, isipin din natin, mas nanaig po dapat yung ating respeto sa sarili at respeto sa tao. At syempre, ano, syempre hindi dapat pinag-awayan yan. Tama. Yan po ay nadadala sa magandang usapan. Oo, no? hindi porket may social media eh magpo-post ka lang kagad diyan na magpo-post ka ng tungkol sa utang or hindi naman kaya sa away nyo. Tama. Or sa alitan nyo ng tropa mo dati. Sabihin natin naghiwalay na kayo, hindi na kayo tropa ngayon. Pwede nyo naman yung pag-usapan eh. Hindi yung magpaparinigan kayo sa social media, post dito, post doon. Sabihin natin magla-live dito, magla-live doon. Ba't hindi nyo na lang yung pag-usapan? Ng personal. Harap-harapan, di ba? Personal. Kasi yun ang nangyayari kasi ngayon, lalong-lalo na sa age ng social media, Brad. Dito na nag-aaway sa Facebook. Yung nga eh. Oo, ultimong Facebook Live, Brad. Ginagamit na way para sa away, para mag-explain. Kasi nga naman sabihin na natin, ngayon nauuso talaga eh. Kasi syempre, lahat naman tayo gusto nating sumikat sa social media, sa internet. Kasi nga naman malaki yung pera. Tama. At syempre, kapag ano, kapag ikaw ay sumikat sa social media, automatic meron kang mga brand deals and other deals pa na makukuha mo dahil dito sa mataas mong followers sa social media. Kaya naman minsan, eto na nga, nag-aaway lang ba kayo dahil mag-aaway talaga kayo? Or para sa views. Yun, di ba? Minsan, hindi natin yan naano eh. Hindi na naintindihan. Hindi natin sila naintindihan eh. Baka mamaya scripted lang pala to. Baka mamaya wala talagang away para lang bumango or hindi naman kaya mag-boom yung pangalan nila. Mas makilala pa ng iba. Di ba, kadalasan dito po papasok yung promotion. Alam mo, ang downside nito, mga bangga. Tobs. Ang downside nito, marami na nakakita dyan. Lalo na yung mga kamag-anak ninyo. Di ba, pamilya ninyo. Di ba, parang nakakiya. Kaya nga, di ba, parang nawala na, no? Simula nung itong lumakas itong social media natin, di ba? Masyado nung na-attach yung mga tao. Bakit dati, pag may problema, di ba, pinag-uusapan lang naman ninyo yung personal? Personal dapat. Oo. Kasi dito natin masasolve yung problema, lahat. Mm-mm. Kasi magbibitawan kayo dyan kung ano yung maging problema. Pero hindi dapat sa social media kasi nga, di ba lahat yun nakakita, lalo na kung public figure ka. Tama. Siyempre, paano naman yung impact niya sa mga kabataan? Na iisipin nila, ay grabe, dahil dito sa pera, pag ako, ganito, lahat ng mga problema nila, doon din sa social media, kasi influencer sila, na-influensya nila yung mga bata. Yan, kaya naman ito, kaya naman ang mga naiisip ng mga bata ngayon, ay dito lang pala dapat nag-aaway, yan, social diba? Media lang. Kaya naman sila, since hindi naman sila nagla-live, sabi natin hindi sila nagla-live yung mga kabataan yun, magpaparinigan ngayon. Tama. Tapos, meron pa nga dyan eh, murahan pa nga, bata pa nga, magmumurahan, di ba? So, ibig sabihin nun, madaming makakita at madaming makakita na sabihin natin, kaamiga ng nanay mo, nahuhusgahan yung nanay mo dahil hindi binabantayan ng sobra-sobra. Di ba nakita mo kung gaano kalaki impact sa mga tao? Yes. Mag-aaway at mag-aaway yan. Lalaki at lalaki pa lalo yan. Lalo na, di ba, sa social media, halos lahat naman eh. May Facebook, di ba? May Messenger, lahat yan, lahat ng mga lahat yan nakikita. Di ba, minsan sa sobrang galit natin, pag tayo nagpo-post, akala natin, yung mga matatanda na nakakita niyan, may mga bata na eh. Naman. Diba, halos lahat naman yan, nakiklik nila yan. Lalo na kung kilala ka sa social media, di syempre, madali magpapapap yan sa social media. O, kung may, bata kasi may Facebook na rin. Tama. Napapanood yan. O, may mga mura. Mm-mm. May mga ibang salita na hindi ka ay-aya sa mga kabataan. Tama. Kaya dapat sana, ang pinaka-the best dapat itong gawin is mag-usap ng personal. Ganun lang yun. Ganun lang simple. Mag-usap ko yun private. Para tapos na agad kung ano man yung mga baho ninyo, kung ano man yung mga baho na dapat yung pag-usapan. So, sabihin, hindi na dapat i-broadcast kasi hindi naman alam nila kung ano yung kinukwento mo. Tama. At hindi naman nila nasusubaybayan yan. Yung mga, kasi syempre, pag ikaw may best friend ka, tulad, sample to ha, best friend kita Tobs, meron akong problema. May matindi ako. Kunyari, nababae ako. Pero totoo. Ano ba ang babae ako? Sa'yo ko lang kukwento. Pero sa social media, hindi na alam na babayero ko. Mm-mm. Kunyari lang to, ha? Kunyari. Seryoso. Siya lang nakakalam. Oo. Tapos nag-away kami ni Toby. Di eto na ngayon. Si Toby nag-post siya. Si Jimbo, kung di nyo lang alam, babayero niya. Halos lahat ng mga babae niya kilala ko. Di ba? Di parang siniraman yun. Nasira na yung ano, bilang magkaibigan. Uh-uh. Hindi ba pwede tayo mag-usap ng personal para wala nang labasan ng baho?
Ang nangyayari kasi ngayon, away social media. Ganun na lang. Mm-hmm. Alam mo, naalala ko dati, kapag may away sa pamilya namin, kapag sabihin namin, yung pinsan ko, tsaka nanay ko, may alitan, ang ginagawa nung bata ako, anak, alis muna kayo dito, mag-uusap ka. Ganun. Yan ang maganda. Kasi syempre, di ba, kapag ano, kapag kasi may bata doon, makukuha nila yung ganung ano, ganung mga bagay. Maano nila yun, may impluensyahan sila, tapos paglaki nila, akala nila tama yun. Diba? So gagawin nila yon sa sabihin natin sa mga klase nila. Sa mga darating na problema sa kanila. Mm-hmm. Diba? Sabihin natin kapag ano, kapag sa kaklase na nga lang, diba? Sabihin natin kapag elementary pa. Kasi kapag yung mga bata na yan eh, na-influensyahan mo na ganito dapat, mura-mura, diba? Syempre, ma-absorb niya yon, diba? Mm-hmm. Tapos kapag dating sa eskwelahan nila, akala niyang tama na word, eh sasabihin niya kagad doon. Diba? Tapos itong batang to, ma-influensyahan din. Dahil narinig niya dun sa ano eh, narinig niya sa kaklase niya eh. So eto, lalaganap na, parang naging virus sa mga kabataan na yung mura, akala nila, eh okay lang. O normal lang. Normal lang kasi naririnig nila sa mga matatanda eh, di ba? So kaya tayo, minsan, dapat think, mag-isip tayo. Ano ba talaga ang dapat? Gawin na lang natin yung tama. Huwag na natin ipa social media, hindi na tayo bata eh. Kasi tayo, di ba, matatanda na tayo, dapat mas alam na natin to. Na kailangan natin pag-usapan to privately. Tama, kasi may mga sikreto tayo na tayong dalawa na nakakaalam. Mm-hmm. Eh bakit i-broadcast mo pa? So anong dating doon? Winasak mo ako, sinira mo ako. Yeah. Pinagkatiwalaan kita kasi noong time na hindi pa tayo nag-away, tiwala lang tiwala kasi sinasabi ko sa iyo lahat ng mga problema ko at mga ginagawa ko na hindi alam ng mga tao. Mm-hmm. Lalo na kung public figure ka. Celebrity ka. O maging kilala lang sa larangan ng ano, 'di ba? Sa lahat. 'Di ba? 'Yun yung inaano ko doon. Pag-usapan pera, sasabihin mo, 'di ba, pangit din ng dating? Uh-uh. Iba yung mga ano ba 'yan? 'Di ba? Akala ko ba magandang impluwensya kayo. Tapos bandang huli, pagdating niyan, kakasiraan kayo, 'di ba? 'Yun 'yun. Pwedeng personal naman 'yan. Oo. Para kaya nga kayo influencer or artista, DJ, nagbibigay tayo ng magandang halimbawa sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Tama. Diba, yun lang yun. Huwag na natin pakita pa yung baho natin. Sabihin na natin, kung yung problema natin about sa pera lang, dapat doon lang talaga. Huwag mo na sabihin yung baho ng isa. Magkakaalam ko atan yan. Kasi ang nangyayari kasi, kuha ng simpatsya eh. Yun yung nangyayari eh. Oo, ito, sabihin ko to, para sa akin yung simpatsya ng tao. Ganoon na kasi nangyayari. Tapos yung magmamagaling pa. Nakakala mo, napakagaling ng opinion, pero hindi naman niya alam yung buong katotohanan. Yun yun. Kaya may dagdag, may bawas sa ganyang issue. Kaya sana magsilbing lesson sa atin yan para kung may mga problema, pag-usapan ng personal. Yun lang. Kadali-dali namang pag-usapan ng personal yan. Mm-hmm. Bakit pa kayo magsisigawan o hindi naman kayo magpaparinigan sa social media? So hahaba pa. Diba? Parang ang pangit naman nun. Wala talaga sobra. Nakakahiya. Nakakahiya yun. Lalo na sa mga kamag-anak at bata na nakakapanood sa inyo. Na umiidolo sa inyo. Mm-mm. Umiidolo or sa pamilya natin. Diba? Lahat na to in general naman kasi sinasabi natin. Ha? Sige. Ay nako. Kasahin natin yung mga komento ng mga sausawero at sausawera. Go! Ito, sabi ni Heidelin, gagawin ang lahat para lang sa pera. Para lang kumita ng malaki. At gusto magkaroon ng million-million na viewers. So, kaya nga naman, minsan talaga, lalong, eto dati pa to ha, hindi ko lang nasabi ito ngayon dahil trending siya. Eto, na-realize ko din to nung 2020. Siyempre, nung 2020, ano lang yan eh. Kumbaga, hindi lang 2020, 2018. Kalaganap dito yung Facebook Live na mag-open doon sasabihin lahat ng baho, lahat doon mag-explain. Tapos parang ano na yung pag-uusap nyo in private, 'di ba? Paano na lang 'yun? Ang mangyayari kasi lalawak at lalawak na 'yan eh. Kung ano-ano pa masasabi ng iba, kung ano-ano pa yung magiging opinion ng iba, 'di ba? So parang mas masisira ka pa lalo kapag pinrivate nyo yung problema nyo. Correct. Wherein pwede naman kapag privately pag-uusapan nyo ng masinsinan. Diba? Maayos pa yan. Sabi natin kung mag-break kayo, edi mas maayos yung usapan nyo. Mas maayos yung breakup nyo. Lang, kung baga doon pala mismo, tinapos yun eh. Mm-mm. Wala lang parinigan. Doon pala sa pinag-usapan nyo, ng personal, tapos na. Like for example, ito, si Moira, tsaka yung asawa niya, diba? Diba, nag-anuhan sila, nagkalabuan. So,
privately, ginawa nila yung usapan. Tingnan mo ngayon. Diba? Tahimik. hindi sila nasira. Tapos sabihin natin, meron mga chismis na lumabas. Pero hindi nila yun sinagot at alam nila sa sarili nila kung ano yung tama sa hindi. Kasi tapos na nag-uusap na sila. Oo, nag-uusap na tsaka sila. Tsaka may respeto na sila sa isa't isa. Mm-hmm. Kung pagkatinabos na nila yun. Yan lang daw kasimple. Ay, nako. Yung iba naman, ito sabi, kasi alam mo, Tops, marami kasi na usong yun. Mm. Dahil nga, di ba, napakalao ng social media. Marami nagsasabi, promotion. Di ba, pag may mga aaway-aaway. Kahit sabihin sa mga normal na tao, di ba, kadalasan dyan, gusto lang magpa-famous. Mm-mm. Di ba, ganun, gusto lang makilala. Gusto lang dumami yung likes, ang followers, viewers. Pero pag ganyan, di ba, parang nakakaanong isipin na kung puro ganun lang, diba? Parang nakakaya. Parang ano to. Alam mo kasi, parang... Sinira mo yung dignidad mo. Parang ang ginawa kasi nila, ginawa nilang strength yung weakness ng Filipino, which is pagiging chismosa. Mm-hmm. Ganun yung ginawa nilang marketing, sabi natin marketing campaign para sa kanilang ano, sa kanilang social media accounts or YouTube channel, which is effective. Mm-hmm. Kasi nga naman, makikita sila, makikilala sila ng tao at dadami viewers nila. Correct. Pero... ang negative side nito, magiging negative yung image mo. Yun. Bad publicity ang mangyayari. Kaya nga pag isang vlogger ka or DJ ka, dapat malakas ang loob mo. Mm-hmm. Kung ano man yung babato sa'yo o babati ko sa'yo. Di ba tayo naman, kahit naman mababait tayo sa radyo, may mga basher pa rin tayo. Pero kahit pa paano, may respeto tayo sa sarili natin, hindi natin kayang patulan. Alam natin sa sarili natin na tama yung ginagawa natin. Tama. Huwag natin patulan. Huwag tayong patula. Diba? Ay, nako. Nakakatawa lang. Nakakatawa at nakakinis ng isipin, no? Mm-mm. Kung mamuhay ka ng normal, di wala kang problema. Tsaka kung may problema, madali lang naman pag-usapan. Personal. Yun lang. Napakasimple, yun lang. Ayaw ka ng dagdagan kasi baka umaba ba tayo. Pero yun lang yung mga pangga. Pinaka-the best dyan is mag-usap ng personal. Again, mga pangga, kapag kayo may away, pag-usapan agad-agad, huwag idaan sa social media or hindi naman kaya sa iba pang tao at huwag tayong kumuha ng simpatya ng iba. At huwag tayong magpa-apekto. Mm-mm. Sa pera. Tandaan nyo, dahil ang respeto at tiwala, yan ang dapat nating manaig. Yan dapat manaig. Mm-mm. At dapat huwag natin kalimutan. Alam mo, kanina meron nung narinig kayo, no, eh. Kaya... Sumasayaw. Meron akong narinig kanina kay Kapitana Sisa na sabi daw ni Papa Jackson na gawing nating alipin ang pera, wag tayo ang maging alipin sa pera. Tama. Tama naman yun. Very well said, Papa Jackson. Wow. Namulat yung mata ko doon at nagkaroon ako ng panibagong point of view pagdating sa pera. Tama. Kaya mga pagka, sobrang ano tayo, sobrang seryoso tayo dahil alam ko naman, kayo mga mosang ay puyat din. Uh-huh. Yung iba na late pa dyan. Uh-huh. Dahil sa nanood ng compilation ng mga Facebook Live. Parang tinali yung mga bagong palabas sa pelikula ngayon, like Black Adam. Mukhang ito yung naging trending. Mukhang kapag sinowing mo yan sa isang sinehan, Brad, pila yan. Blackbuster yung Brad. Nako, sobra. Alam mo, ito pa nga lang, ha? Nakita ko yung story ni Gandang Kara kagabi or kanina. Mm. Nakita ko, Brad, nanunood sila. Diba? Talagang tutok na tutok eh. Lahat talaga sa buljan. Anyway, so mga pangga, maraming salamat sa inyo. At mamaya po, sa pagbabalik po namin mga pangga, ay pwede po kayong ano, pwede kayong pumunta sa Facebook page ni Baby Toby. Ayan, pumunta lang kayo sa Baby Toby 1067. At eto, sabi pa dito ni Ate Jasmine, sabi sa'yo Toby, money can't buy Chenelin. Hindi yun yung ibig sabihin ko. Oo, money can buy. Doon pa rin ako, nag-stand pa rin ako sa money can buy happiness kasi ang pera ay isa siyang tool para sa kaligayahan natin. Kaya naman, I therefore conclude na money can buy happiness. O sige, eto. Kung money can't buy happiness, huwag kang magtrabaho. Sige. That's it. Kaya maraming mga ano eh, kaya maraming mga loko-loko rin ngayon na nag-hold up. Diba? Dahil sa pera. Dahil sa ano. Kasi malungkot sila. Ito na naman tayo. Ahaba. Oo, sige na. Ate tama Jasmine, na tayo. Ate Jasmine, ahaba kami. Kote kami dito, ha. Oo siya. Sige na. Anyways, mga pangga, maraming salamat sa inyo. At syempre, ay mamaya po, ha. Babalik pa kayo dahil ito na. Batian portion tayo ngayong Monday. Dito lamang sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.